Jill, I think we can start. Thank you.
Diane, you can start. May mag-share naman na prayer, ma'am. Yes, Diane, we are live. You can start. Okay. Yeah. Magandang umaga po sa mga nakatutok sa atin ngayong araw. So, nandito po tayo sa unang episode ng TSN Kidney Talks. Ako po, si Dr. Diane. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras upang talakayin ang isa pong napapanahon na sakit na nagiging dahilan ng marami pong pagkasira ng ating mga bato. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay magsama-sama at magdasal para po sa ating activity sa ngayong araw na ito. Dr. Diane, I think the prayer did not play. So can you start talking again? Thank you. Okay, sige po. Pasensya na po sa konting abala. Magsisimula na po tayo. So katulad po ng sinabi ko, isang napapanahong usapan po ang ihahatid ng ating grupo mula sa Philippine Society of Nephrology. So, isang napapanahong usapan kasi sa pagkakaalam po natin, isa pong famous na personality ang Yumao dahil po sa komplikasyon ng diabetes. So, nandito po tayo ngayon upang ipaalala sa publiko na ang sakit na diabetes ay hindi po dapat ipagsawalang bahala. Marami po itong mga pwedeng komplikasyon kapag laon ng panahon. At hindi rin naman po ibig sabihin na wala na po pag-asa pag kayo po ay may diabetes. So hindi ko na po patatagalin. Dito po kasama natin ngayong araw mga naggagandahan, mga nagwagwapuhan, magagaling at mababait na mga eksperto sa mga sakit sa bato. So una po nating tawagan si Dr. Cherry Arena Sevilla. Isa po siyang sikat na consultant mula sa National Kidney of Transplant and Institute. Isa rin po siyang doktor sa Philippine Heart Center at sa St. Luke's Medical Center, Quezon City. So, welcome po natin sabay-sabay si Dr. Cherry. Magandang araw po sa inyong lahat.
pagkakaroon ng protina sa ihi. Sinusundan ito ng pagkakaroon ng alta presyon or hypertension, pagmamanas at mga sintomas ng unti-unting pagpalya ng kidney. Sa kalaunan, ang patuloy na paghina ng mga kidney ay nagdudulot ng malubhang pagkasira ng mga ito or kidney failure or ang tinatawag nating end-stage kidney disease or end-stage renal disease, ESKD or ESRD, or chronic kidney disease stage 5 or CKD5. Ang sakit na ito ay tinatawag na sakit sa bato sanhi ng diabetes or diabetic kidney disease. Diabetic nephropathy naman ang terminong medical na ginagamit para dito. Bakit mahalagang malaman na ang sakit sa bato ay sanhi ng diabetes? Ang bilang ng mga taong may diabetes sa Pilipinas at sa buong mundo ay mabilis na tumataas. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa mundo na nakapagtala ng mataas at patuloy pang tumataas na bilang ng mga diabetiko. Ito ay ayon sa World Health Organization noong 2015. Ang sakit sa kidney sanhi ng diabetes ay ang nangungunang dahilan ng talamak na pagkasira ng kidney. Ang diabetes mellitus ang may kapanagutan sa 40 to 45% ng mga bagong kaso ng malubhang pagkasira ng kidney or ESKD. Isa sa bawat 5 lalaki at isa sa bawat 4 na babae, edad 65 years pataas, ay tinatayang may chronic kidney disease. Ang halaga ng pagpapagamot ng ESKD ay lubhang mahal at hirap tustusan ng mga pangkaraniwang pasyente sa Pilipinas. Sa maagang diagnosis at paggamot, maaaring maiwasan ang sakit sa kidney sanhi ng diabetes. Sa mga diabetiko na napag-alamang may malalang sakit sa kidney, ang magiging gamutan ay pagpapadialysis at pagpapatransplant ng kidney. Mataas ang banta ng pagkamatay mula sa mga sakit sa puso or daluyan ng dugo or ang mga cardiovascular diseases ng mga pasyenteng may sakit sa kidney sanhi ng diabetes. Kaya, ang maagang diagnosis ng sakit sa kidney sanhi ng diabetes ay lubhang mahalaga. Mayroong 2 pangunahing uri ng diabetes at ang bawat isa ay may magkaibang banta sa pagkakaroon ng sakit sa kidney. Ang type 1 diabetes or ang insulin-dependent diabetes mellitus ay pangkaraniwang lumalabas sa murang edad at ang insulin ay kinakailangan upang ito ay masupil. Tinatayang 30 to 35% ng may type 1 na diabetes ang nagkakaroon ng sakit sa kidney. Ang type 2 diabetes o ang non-insulin dependent diabetes mellitus naman ay pangkaraniwang lumalabas sa mga matatanda at halos karamihan ng mga pasyenteng mayroon nito ay maaaring makontrol kahit hindi gumagamit ng insulin. Tinatayang 10 to 40% ng mga may type 2 na diabetes ang nagkakaroon ng sakit sa kidney. Ang type 2 na diabetes ang pangunahing sanhi ng talamak na pagkasira ng kidney or CKD na siyang dahilan sa mahigit sa isa sa bawat 3 bagong kaso ng diabetes. Alin sa mga pasyenteng may diabetes ang magkakaroon ng sakit sa bato dulot nito? Mahirap malaman kung alin sa mga pasyente
na may diabetes ang magkakaroon ng sakit sa kidney. Ngunit, ang mga pangunahing banta sa pagkakaroon nito ay ang mga sumusunod. Type 1 na diabetiko na nagkaroon nito bago pa ang edad 20 years old. Hindi makontrol na diabetes or mataas ang antas ng HbA1c or ang glycosylated hemoglobin. Hindi makontrol na alta presyon. Mga taong may kapamilyang nagkaroon ng diabetes at malalang sakit sa kidney. May problema sa paningin or diabetic retinopathy o pagkasira ng nerbyo or diabetic neuropathy dulot ng diabetes. Pagkakaroon ng protina sa ihi, labis na katabaan or obesity, paninigarilyo, at ang mataas na antas ng kolesterol sa dugo. Kailan magkakaroon ng sakit ba ito ang mga taong may diabetes? Sa taong may type 1 diabetes, maaaring abutin ng mahabang panahon bago magkaroon ng sakit sa kidney sanhi nito. Kaya ito ay madalang mangyari sa unang 10 taon ng pagkakasakit. Ang mga sintomas sa sakit sa kidney ay lumilitaw 15 hanggang 20 taon mula magsimula ang type 1 diabetes. Sa type 2 diabetes naman, 3% o 3% na mga pasyenteng bagong tuklas o newly diagnosed na may type 2 diabetes ay mayroon na ring sakit sa bato sa simula ng pagkakatuklas ng type 2 diabetes nila. Kung ang isang diabetiko ay hindi nagkaroon ng sakit sa kidney sa loob ng 25 taon ng diabetes, ang banta ng pagkakaroon nito ay bumababa. Kailan dapat maghinala na maaring may sakit sa bato na ang isang taong diabetiko? Ang isang diabetiko ay maaaring paghinala ang may sakit sa kidney kung siya ay kakikitaan ng mga sumusunod. Mabulang ihi o pagkakaroon ng albumin o protina sa ihi. Ito ay nakikita sa maagang yugto. Alta presyon o ang paglala ng dati ng alta presyon. Pagmamanas ng mga bukong-bukong, paa at mukha. Ang pagkonti ng dami ng ihi o pagbigat ng timbang dulot ng pagkaipon ng tubig. Pagbaba sa kinakailangang dami ng insulin o gamot para sa diabetes. Mga nakaraang pagkakataon kung saan madalas na bumababa ang asukal sa dugo. Ang di umano'y kalaunang pag-ayos ng kontrol ng asukal sa dugo gamit ang kasalukuyang dami ng mga gamot sa diabetes na dati-rati mahirap kontrolin. Diabetes na di umano'y nakontrol na walang gamot. Maraming pasyente ang natutuwa at naipagmamalaki nila ang pagkontrol ng asukal sa dugo sa pag-isip na sila'y magaling na. Ngunit, ang malungkot na katotohanan ay ito'y sanhi ng pagkasira na ng kidney. Nagtatagal kasi ang bisa ng mga gamot sa diabetes sa isang taong may pumapalya ng kidney. Simptomas ng talamak na ang sakit sa kidney tulad ng paghihina, pagkahapo, walang ganang kumain, pagduduwal, pagsusuka, pangangati, pamumutla at paghahabol ng hininga na madalas na nakikita sa kalaunang yugto. At mataas na antas ng creatinine at urea sa dugo. Paano nga ba natin malalaman ang diagnosis ng sakit sa bato dulot ng diabetes? At anong eksaminasyon ang maagang makapagsasabi nito?
ang dalawang pinaka-importanteng pagsusuri upang mapag-alaman na ang isang tao ay may sakit sa kidney sanhi ng diabetes ay ang eksaminasyon ng protina sa ihi at ang pagsukat ng antas ng creatinine sa dugo pati na ang eGFR. Ang eksaminasyon ng microalbuminuria ang pamantayang pagsusuri upang malaman sa lalong madaling panahon kung may sakit na sa kidney. Ang susunod na pinakamahusay na pagsusuri ay ang eksaminasyon ng albumin sa ihi gamit ang standard urine stick at ito'y maaaring makasukat ng macroalbuminuria. Ang antas ng creatinine sa dugo at eGFR ay sumasalamin sa kakayahan ng mga kidneys or kidney function kung saan ang mataas na creatinine ay nangangahulugan ng malubhang kalagayan ng kidney at ito ay magpapatuloy sa pag-akyat sa kalaunang yugto ng sakit sa kidney. Karaniwan ito ay matapos magkaroon na ng macroalbuminuria. Kailan, gaano kadalas dapat magpasuri ng ihi kung ito ay may microalbuminuria ang mga taong diabetiko? Sa mga taong may type 1 na diabetes, ang eksaminasyon ng microalbuminuria ay dapat na isagawa 5 taon matapos mapag-alaman na sila ay may diabetes at taon-taon magmula roon. Sa mga taong may type 2 diabetes naman, ang eksaminasyon ay dapat gawin kasabay ng pagkakaalam ng kanilang sakit at taon-taon magmula roon. Paano maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa kidney sanhi ng diabetes? Ang sumusunod ay mahalagang paalala upang maiwasan ang pagkakasakit sa kidney sanhi ng diabetes. Una, regular na pagpapakonsulta sa manggagamot. Magtamo ng maayos na kontrol ng asukol sa dugo. Panatilihin ang antas ng HbA1c or glycosylated hemoglobin na hindi hihigit sa 7%. Panatilihin ang presyon ng dugo na mababa sa 130/80. Ang mga gamot sa alta presyon tulad ng mga angiotensin converting enzyme inhibitors or ACE inhibitors or angiotensin receptor blockers or ARBs ay dapat gamitin upang makontrol ang alta presyon at makatulong sa pagpapababa ng pagtapon ng albumin sa ihi. Magtakda ng limitasyon sa pagkain ng mga matatamis at maaalat na pagkain. Kumain ng mga pagkain mababa sa protina, kolesterol at matataba. Ipasuri ang mga kidney ng di bababa sa 1 beses sa 1 taon gamit ang eksaminasyon ng albumin sa ihi at pagsukat ng antas ng creatinine sa dugo, pati na ang eGFR. Regular na mag-ehersisyo at panatilihin ng tamang timbang. Iwasan ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, at walang habas na paggamit o pag-inom ng mga painkillers. Kailan dapat sumangguni sa manggagamot ang isang pasyente na may sakit sa bato sanhi ng diabetes? Ang mga diabetikong may microalbuminuria ay dapat isangguni sa isang nephrologist. Ang isang diabetikong may sakit sa kidney ay marapat na dagliang magpakonsulta sa manggagamot sa mga pagkakataong mabilis at hindi maipaliwanag na pagbigat ng timbang. Kapuna-punang pagkonti ng dami ng ihi. Paglala ng pamamagas ng mukha.
pagmamanas ng mga binti at paa, paghirap huminga, pagsakit ng dibdib, paglala ng dati ng alta presyon, sobrang bagal o mabilis na tibok ng puso, panghihina o pamumutla, pagsusuka o pagkawala ng ganang kumain, hindi mawalang lagnat, panginginig o pangangatog, masakit at mahabding pag-ihi, mabahong amoy ng ihi o bahid ng dugo sa ihi. Madalas na pagbaba ng asukal sa dugo o hypoglycemia o mababang dami ng insulin o gamot sa diabetes. Pagkaligali, pagkahilo, kumbulsyon o pangingisay. Iwasan ng diabetes para happy ang kidneys. Maraming salamat po. Dayan? Video ko, ma'am. Okay. Sa puntong salamat Doktora Cherry Arena Sevilla sa iyong makabuluhang pagtalakay tungkol sa diabetic kidney disease. Sa puntong ito, gusto ko pong i-welcome natin si Dr. Joseph Absede upang magbigay ng ilang mensahe para sa ating mga manonood. Good morning po sa lahat ng mga nanonood. The Philippine Society of Nephrology, in one of its advocacies is to create public awareness about kidney health and its prevention. And as part of this advocacy, we organize this media health public forum, a monthly activity, and which is entitled Kidney Talks. And for this morning, this is our maiden lay forum. And as you listened a while ago, the topic for this morning is very timely. It's about diabetic kidney disease. And also to remind everyone, before this month ends, June is ito po ang buwan na ginawa ng pati Department of Health bilang Kidney Month. At ang ating theme po itong taon na to ay matatag na ba to sa kapanahunang ito. At sa mga narinig po ninyo, very timely po no, itong topic na ating pong diniscuss kanina lang. So hopefully before this activity ends, the listeners would be able to understand better about diabetic kidney disease and apply it in our daily lives. So good morning everyone, and please to hopefully you will listen to the Q&A later on. So actively participate po. So good morning po. Salamat po, Dr. Absede. Ngayon po, i-welcome naman po natin si Dr. Agnes Cruz, isa pong miyembro po ng Board of Trustees ng Philippine Society of Nephrology. Sa ati, para kasama po siya sa ating panel discussion. So, maraming salamat, Dayan. Thank you. Hindi po ako magle-lecture. Sabi ko kay Dr. Dayan and kay Dr. Jam Absede, nandito ako para tumulong sa pagsagot, kasi I think marami po tayong itatanong kay Dr. Arenas. Pero gusto ko muna siyang i-congratulate, kasi ang linaw-linaw ng lecture ni Doktora, di ba? Napakaganda, Doktora, ng pagkakakwento mo sa amin ng diabetes at ng diabetic kidney disease. Incidentally kasi, diabetologist din yung isang part ko. No? Kalahating nephrologist, kalahating diabetologist. Kaya sabi ko, baka makatulong sa diskusyon ngayong umaga. Kaya sabi ko kay Dr. Absede, sali ako sa panel discussion. So maraming salamat, Dayan. Maraming salamat, Dr. Absede. And congratulations, Dr. Cherry. Ang dami naming natutuhan doon sa discussion mo kanina. Thank you, Doktora. Sana yung mga nakapanood matuto din or may mga napulot na kaalaman para at least
makatulong sa kanila sa araw-araw na buhay. Actually, mga simpleng mga bagay lang na minsan nakakalimutan natin, minsan nakakalitaan. So, yung mga ganong simpleng bagay, makakatulong ng malaki sa kalusugan natin. And I think ang dami mong na-clarify dun sa lecture mo, yung mga bagay na, na iniisip nila at the back of their minds. Diba? Siguro maganda, tingnan natin kung ano yung mga tanong nila para masagot natin talaga yung concerns nila. Ayan. Actually, Dayan, dalawa yung ano natin. Meron dito sa chat box sa Zoom. Meron din dito sa FB Live. So siguro si Jel can monitor yung question sa FB Live kasi magkakaiba sila ng tanong. Okay. Tapos meron din dito sa ating Zoom. Ayan. Magsisimulan ko na po. Siguro magsisimula muna ako dito sa tanong sa Q&A. So ang isang tanong para kay Dr. Arenas, will the continuous use of maintenance meds po eventually lead to kidney function deterioration? How can this be risk be managed? So kung tuloy-tuloy ba nilang inumin yung kanilang mga maintenance sa gamot, siguro yung ating nagtatanong, nag-worry, baka mas lalo daw makadagdag sa dami ng iniinom nilang gamot, mas lalo makadagdag sa pagkasira ng kanilang kidney. Actually, yan yung iniisip ng mga tao, na pag marami kang iniinom na maintenance, mas lalo masisira ang kidneys mo. Pero sa kabaliktaran, hindi. So kaya tayo may maintenance medication. Kasi like yun, kunwari may diabetes ka, may mga maintenance medication ka para makontrol ang sugar. Hindi yung pag-inom mo ng gamot ang makakasira sa kidneys, kundi kung hindi makokontrol yung sugar mo. So kabaliktaran yun ng iniisip ng ibang tao. Kasi iniisip nila, ay, dami-dami ko ng maintenance, masisira yung kidneys ko kasi ang dami kong iniinom, which is hindi. So nagkakaroon tayo ng maintenance medication para makontrol natin yung mga bagay na hindi dapat na tumataas sa katawan natin, like sugar. So, pag mataas ang sugar mo, iinom ka ng gamot para sa diabetes. Then, kung hindi pa rin kasi like, kunwari, isang gamot lang ang gamot mo for diabetes, then hindi pa rin na-control. Dahil nga, hindi ka nag-diet, hindi ka nagbawas ng mga matatamis, kung ano yung lifestyle mo before, ganun pa rin, wala kang ginawa. So, ang nangyayari niyan, madadagdagan yung maintenance medication mo. So, hindi yung maintenance medication ang nakasira, kundi yung patuloy na pagtaas ng sugar mo. Same as dun sa mga hypertension. So, ganun din yun. So, kinokontrol natin yung blood pressure. Importante makontrol yung blood pressure. Kung hindi pa rin nakokontrol yung blood pressure, syempre, ang tendency niyan, tataas at tataas yung dose ng gamot natin. Or madadagdagan yung gamot. So, hindi yung pagdagdag ng gamot ang nakakasira sa kidneys, kundi yung uncontrolled na sugar, uncontrolled na blood pressure, at saka yung hindi natin pagbabawas ng pagkain or hindi natin pagda-diet at hindi natin pag-exercise. Pwede ako magdagdag, Dayan? Ang ganda ng sinabi ni Doktora, tama-tama na tumbok ni Doktora kasi nga, kaya nga po tinawag na maintenance. Ibig sabihin, dapat araw-araw nating iniinom. Wala pong sa diabetes, sa hypertension, wala pong drug holiday na Monday to Friday lang ako inom ng gamot, weekend, hindi ako iinom. Wala pong tinatawag na ganun. Dagdagan ko lang yung kinuwento ni Dr. Cherry kasi sa ngayon po, actually, ang ganda-ganda na po ng gamutan ng diabetes, doktora, tsaka ng hypertension ngayon kasi napakadami pong mga gamot na hindi lamang beneficial sa kanilang diabetes at sa blood pressure, kundi meron pang tinatawag na nephroprotective or merong benepisyo sa kidney at saka cardioprotective or merong benepisyo sa puso. So hindi lang po yung pagpapababa ng sugar ang ginagawa ng mga gamot, hindi lang po yung pagpapaganda ng blood pressure or pagpapaganda ng tibok ng puso ang ginagawa ng mga gamot, kundi may mga gamot po ngayon for both diabetes and hypertension na may magandang epekto sa kidney, nakaka-protect sa kidney, sa kanyang magtatrabaho, nakakapagpababa ng protina, nakakaganda ng function ng kidney. So, kung iniisip ng mga pasyente na itong mga gamot nila sa dami ay nakaka-harm, hindi po totoo yun. Kasi, lagi nyo pong aalalahanin na bago po kayo binibigyan ng gamot ng mga doktor, chine-check po yung mga blood test ninyo, hindi po ba? At kasama po sa tinetest lagi ang kidney o yung creatinine at saka po yung liver. Kasi karamihan po sa gamot, dalawa lang naman po ang pathway ng katawan natin, di ba doktora? Pupunta yan or may metabolize yan sa liver
or ilalabas ng kidney, yun lang naman po ang mga organs na nagpe-play a role sa pag-eliminate ng gamot sa katawan ng tao. So bago naman po namin kayo resitahan, meron po tayong examination na ginagawa. And ang mga doktor po ay pipili ng pinakamagandang gamot para sa inyong sakit. Kaya hindi po po pwede yung nangongopya ng gamot ng kapitbahay. Ang dami nating pasyente, doktora. Oo, doktora, ganyan. Sabi ng kapitbahay ko, ito magaling sa ganito. Sabi ng pinsan ko, ito nakagaling sa kanya. Which is, kasi magkakaiba ang mga tao. Correct. So, kaya, hindi pwedeng ito yung okay sa kapatid mo or sa kapitbahay mo, okay din sa'yo. So, ganun kasi madalas nang nangyayari. Ang kanlang thinking. So, lagi ko nga sinasabi, doktora, hindi ko mo diabetic ka, ay pareho kayo ng katawan. At pareho kayo ng pangangailangan. Iba-iba tayo. So, maganda yung pinapaliwanag natin. And then, baka po ang isang naiisip ng mga pasyente, lagi kasing natatanong to, Dr. Cherry, di ba? Yung metformin. Kasi lagi sinasabi, naku, wag daw uminom ng metformin. Dahil masama daw yan sa kidney. Sisirain daw niya ng kidney ko. Madadialysis daw ako. So, siguro i-correct na natin. Total Health Forum ito, Preventive Nephrology and Public Health. So, ang metformin po ay isa sa pinakaunang gamot for diabetes. Isa po yan sa pinakamabisa. Isa po yan sa pinakamura. Kaya, sa simula't simula, maski sa mga guidelines, makikita ninyo, sabi, pag may diabetes type 2, metformin agad ang binibigay. Pero, chinecheck po namin ang tinatawag na kidney function. Yung sinasabi ni doktora kanina, chinecheck po ang creatinine bago magsimula ng metformin. So, hindi po si metformin ang nagpapataas ng creatinine, kundi kapag meron ka ng mataas na creatinine sa dugo, kahit na po gusto namin kayong bigyan ng metformin dahil mura, hindi po iyon ang pipiliin nating gamot sa inyong diabetes. Dahil po, ang metformin, ang only way of excretion ng metformin sa body ay kidney. Meaning, pag ininom mo si metformin, sa kidney siya lalabas. Eh kung ang kidney mo ay mahina, sabi nga ni doktora, mataas ang creatinine, hindi na pala masyadong gumagana ang kidney. Hindi po safe na magbigay ng metformin kasi baka po yung side effect ng gamot ay maramdaman o magpatong po yung effect ng metformin sa katawan ng tao na yun at yun ang magbigay ng complication later. Pero by itself, metformin when given sa tamang tao, sa taong walang kidney problem, ay napakaganda pong gamot. So hindi po totoo yun na si metformin ang nagpa sama sa kidney. So pag tumaas ang creatinine, automatic tinatanggal namin ang metformin. So wag po tayong matakot yung mga pasyente natin na ayaw uminom ng gamot dahil sabi-sabi sisirain ang kidney. So yun po yung aming mensahe ngayong umaga. Thank you. I agree, Diane. Doktora, kasi laging yan ang concern nila with metformin. Yes, yes. Salamat po sa mga sagot ninyo. So, pinag-uusapan natin yung mga gamot. May isang tanong din regarding sa medicine. So, para kay Dr. Cherry, nabanggit ninyo na dapat iwasan ang painkillers sa mga taong may sakit na diabetes at kidney disease. So, ano kaya ang pwede nilang inumin kung sila ay may nararamdaman na sakit sa buto? Actually, yung painkillers, hindi lang dapat iwasan ng mga may sakit lang sa bato or sakit-sakit, diabetes. So, isa sa mga na nakakasira ng kidneys natin o yung mga tinatawag nating nephrotoxic drugs is the painkiller. So, yung mga ang tawag natin dyan is NSAIDs. So, yun yung mga gamot na nakaka-affect kung matagal or marami kang ininom, sa katagalan magkakaroon ng effect sa kidneys. Hindi mo agad-agad malalaman yan. Malalaman mo pag sira na ang kidneys mo. So kunwari uminom ka, hindi mo agad-agad, ay nasira ang kidneys ko. Hindi ganon. So medyo matagal na panahon, malalaman mo nasira kidneys mo. Pag binalikan natin yung mga past years, ano ba yung ininom ko ng mga gantong panahon. So pagka tinanong ka ng doktor mo, ano ba yung mga madalas na iniinom mo, malalaman madalas ka mag-painkillers. So ano ba yung mga painkillers na yon? Like yung mefenamic acid or dolphinal, yung mga ganon. So ginagawa minsan kasi pag masakit ang tuhod, masakit ang ulo, di ba? Parang ginagawa natin, parang vitamins na lang ang mga painkillers. So hindi natin alam na in the long run, makakasira ng kidneys natin. Actually, may mga gamot naman tayong pwedeng inumin.
for the pain na safe naman sa kidneys natin. So yan po is simple lang, paracetamol. So paracetamol, safe yan sa kidneys. Then actually pwede po, pwede mong pang inumin yan kung talagang masakit or 'di ba sa lagnat ginagamit din natin ng paracetamol every 4 hours, pwede yan. So then ang isa pa is tramadol, which is ang problem lang with tramadol, good siya sa kidneys, safe siya sa kidneys, magaling siya sa sakit, pero may mga side effects na nararamdaman ng mga tao. Ano ba yung mga yon? Minsan naduduwal, nahihilo, so inaantok. So may mga ganong tao na nagkakaroon ng ganong effect sa tramadol, which is hindi naman lahat, huwag nating lahatin. So may mga tao na okay sa kanila ang tramadol, pero yung iba kasi may mga ganong side effects. So para safe tayo din, wala ring side effects, paracetamol na lang para safe. Agree ako kay doktora. Pwede ng pamahid lang, doktora, di ba? Sinasabi ko sa mga pasyente. Pahid-pahid lang. Oo, local. At least yun, hindi na-absorb ng katawan mo. Hindi dadaan sa kidneys mo. Okay, salamat. So, napag-usapan na natin ang mga medications. Ngayon, pumunta naman tayo sa pagkain. May nagtatanong sa ating Q&A chat box. May mga pagkain daw po bang magandang piliin para makaiwas sa sakit na diabetes in the future? Actually, wala. Okay. Sige, Dr. Cherry. Ay, sorry, Dr. Okay, okay. Actually, sige. Wala naman na tayong pinipiling pagkain na, ito, maganda to sa kidney ko. Ito lang yung kakainin ko kasi ito yung safe sa kidneys. Actually, hindi. So, lahat pwede, pero lahat in moderation. So, yes. Magbabawas ka talaga. So, pag kumain ka ng rice, siguro 1 cup of rice lang, wag yung isang platong bandihado ng rice is nasa sa'yo, di ba? So yung sugar content kasi noon talagang masyadong mataas ang sugar content. So konti lang. Then sa mga karne, so magbawas ka ng protein, ano yung mga matataas ang protina. So yan nga. Then sa makakatulong mga prutas, gulay, pero syempre kailangan kumpleto pa rin tayo, 'di ba? Dapat kumpleto yung nasa pinggan. Pinggan sa plato natin, may grow, glow and go foods tayo. So lahat 'yon dapat present sa natin sa pagkain natin. Dagdagan ko lang, Doktora Diane and Doktora Cherry, kasi parang ang gusto na ring itanong yata nung ating participant ay paano ba niya alagaan yung sarili niya kung paano ma-prevent ang diabetes. So tal, ito yung isa sa gusto nating ma-impart sa kanila. So siguro po yung bukod dun sa sinabi ni doktora, if you have a very strong family history of diabetes, meron po bang pamilya ngayon na walang history ng diabetes? Parang bihira na, di ba? So parang kahit papaano may isa o dalawang kamag-anak tayo may history ng diabetes. Tawag po namin kasi dito ay lifestyle disease, hindi ba, doktora? So meaning, kapag ka meron kang mga sakit kagaya ng diabetes or family history of diabetes, hypertension, sakit sa puso, obesity, tumataas ang cholesterol, medyo alam mo na high risk ka sa mga ganong sakit din. So, sabi nga ni doktora, magsimula ka ng mag-ingat sa kakainin. Everything should be in moderation. And maggawa na po tayo ng ating lifestyle intervention, kagaya ng tamang ehersisyo. Ayaw nating magpapataba tayo kasi ang obesity po ay nakakapagpataas ng tsansa na magkaroon ng diabetes. Meron ding nakitang studies na pag obese ka, pati ang kidney mo pala apektado. Pwede rin pumalya ang kidney in the future kapag matabang-mataba po tayo. So, iiwasan na natin maging masyadong mabigat. Mag-exercise na rin tayo. Iwasan ang paninigarilyo, pati yung alcohol in moderation. Pag tinignan mo lahat, doktora, ito ang tinatawag nating 8 golden rules for healthy kidneys. No? So, sabi ni doktora, lahat in moderation. Hindi po pwedeng ang dami-dami ng isang klase tapos kinalimutan si fiber or kinilimutan si gulay kasi naubos na yung plato niya sa dami ng carbohydrate o puro ulam ang kinain niya, thinking na ang ulam ay hindi nakakataas ng sugar. Hindi po totoo yun. Lahat po ng kinakain natin pag na-metabolize, magkakaroon po ng component yan, magiging po yung sugar sa katawan natin. So sabi nga ni doktora, yung plato natin dapat balance. So walang one food group na maganda for one person. Dapat lahat ng food groups ay nandyan
Subalit dapat po ay tamang-tama lang ang dami nila. And then, since meron tayong na-identify na family history natin ng diabetes or mga sakit na tinatawag na lifestyle diseases, dapat po pag edad na natin ng 30, nagsisimula na po tayong magpa-work up. Blood chemistry, kasama po dyan ang blood sugar, cholesterol, creatinine, urinalysis. Dapat po gawin na nating routine yon every year, ano, starting age 30. Kasi dyan po natin malalaman kung tayo ba ay nagiging diabetic na or tayo ba ay nagha-high blood na or tumataas na ba yung cholesterol natin. Kasi always sinasabi natin prevention is better than cure. And then sabi nga ni doktora sa lecture niya, pag may sakit ka na, mag-maintain tayo ng gamot. Hindi po pwedeng iinom lang ng gamot pag may nararamdaman. Salamat, Dr. Agnes. So, I think related din yan doon sa tanong na susunod. So, ano daw ang mga magandang steps para i-lower ang kanilang creatinine? So, siguro, I assume yung nagtanong is mataas na yung creatinine, right? Okay. Siguro mataas na hindi na within the normal level. So, unang-una, syempre, dapat magpakonsulta ka na sa nephrologist. Kasi yung nephrologist mo, yung magde-decide ano ba yung mataas, abnormal na ba yung creatinine mo, meron na bang problem yung kidneys mo. Kasi yung nephrologist, yan yung mag-aalaga sa kidneys mo. Kasi hindi ibig sabihin na mataas ang creatinine natin, wala na. Hindi wala na tayong magagawa. So mas maganda, mas ma-detect or malaman natin para maagapan natin yung pagkasira ng kidneys mo. So pag mataas ang creatinine mo, so may mga ways pa tayo na pwedeng pabagalin or pwedeng pababain ang creatinine. Like pwede kang bigyan ng gamot ng nephrologist kung anong tingin ng nephrologist sa kidneys mo, kung anong kailangan mo. Then at the same time, diet. Simpleng diet modification lang eh. So babawasan mo ang karne. So isa sa mga ina-advise natin pag mataas na ang creatinine is bawasan natin yung mga karneng kinakain natin. So, we limit it to a matchbox size per meal. So, pwede ka pa rin naman kumain. Hindi ibig sabihin na mataas ang creatinine mo, totally cut ang meat. Hindi naman. So, magbabawas lang tayo. Yan. Matchbox size of meat per meal, allowed pa yan. Pero sabihin mong steak na napakalaki, steak isang plato mo, tapos buong steak ang doon, yun ang hindi pwede. The same time, syempre, yun nga, sugar control. So, kailangan pa rin talaga, ililimit mo pa rin talaga yung pagkain mo. At the same time, mag-exercise tayo. Kasi yan nga, obesity. Pag mataba ka, so may tendency talaga, tataas ang creatinine, masisira ang kidneys mo, magkakadiabetes ka. So, lahat yan, yung mga factors kasi, ang importante na makakapagpababa or makakapagpabagal ng pagtaas ng creatinine mo is kontrolin yung mga factors na nangkukost niyan. So ano ba yung mga yon? Diabetes, hypertension, cholesterol. So yung obesity, yan yung mga yan. Tanggalin ang paninigarilyo, tanggalin ang alak. So yan yung mga factors na nakakasira sa kidneys natin na nakakapagpapataas ng creatinine. So ayan yung ikokontrol natin. At saka siguro, doktora, idagdag natin. Siyempre, aalamin po ng nephrologist bakit tumataas ang creatinine. Yes. Kasi baka mamaya may iba pa palang sakit, no, doktora, di ba? Baka barado pala yung kidney, meron palang baradong bato sa kidney, hindi makadaan yung ihi. Or may iba pa palang systemic na sakit yung pasyente. So, pag mataas ang creatinine, sabi nga ni doktora, see your nephrologist. Kasi sila po, kami po, yung mga doktor na nag-evaluate ng mga pasyenteng mataas ang creatinine. Pero doktora Cherry, ang isa kong na-observe, yung mga pasyenteng hindi pa naman talaga pang-dialysis yung level ng creatinine, hindi pa naman CKD5. Minsan sa simpleng laboratory exam lang dahil na-dehydrate sila ng 10 yes. oras. Tumataas ang creatinine. Kasi sinasabay sa fasting. Correct. So, nagpa-fasting dahil nagpa-check ng sugar, nagpa-check ng cholesterol. Hindi uminom ng tubig. Na-dehydrate. Uh-oh. Yes, I agree, doktora. So, common din yan. Parati ko sinasabi. So, ito po ha, clarificatory ha. Pag may CKD ka na at nagmamanas ka, hindi namin sinasabing inom kang maraming tubig. Wag po, mapapagalitan tayo ng doktor mo. Baka overload ka ng tubig sa lungs mo at sa puso at mag-dialysis ka. So ang sinasabi po namin ni na Dr. Cherry,
yung mga taong wala namang manas, di pa naman nagdadialysis, di pa naman nagkakaroon ng tubig sa baga or sa puso. Pag magpapalab po tayo at ang laboratory natin ay blood chemistry, lagi kong binubulong sa mga pasyente, huwag nyo na lang sasabihin sa medtech na uminom kang tubig. Kasi pwede namang uminom ng tubig kahit magpapa-blood chemistry. Kasi pag nagsampung oras kang nag-fasting, tapos nagpakuha ka ng dugo dahil magpapa-blood chemistry ka the next day, yung sampung oras na hindi ka uminom ng tubig, na dehydrate, nakakadagdag po sa pagtaas ng creatinine yun. So pwede naman pong magtubig, kasi hindi naman po maaapektuhan ng tubig yung mga value ng mga laboratory tests na gagawin po ninyo. Pero ulitin ko ha, pag kayo ay mayroon ng ibang problema, hindi po lahat ng sinasabi namin nag-a-apply to all persons. So pagka normal blood chemistry, allowed po ang uminom ng tubig para po hindi makadagdag yung dehydration sa pagtaas ng creatinine. Salamat, Dr. Agnes. So, bumalik tayo sa usapang diabetes. May isa pong nagtatanong sa ating chat box. Ano daw po ang connection ng diabetes sa kidney kaya nagkakaroon ng end-stage renal disease ang isang tao? Ang diabetes, ang isang effect niyan sa mga ugat natin is pinaliliit niya or pinakikipot niya yung mga ugat natin. So, hindi lang ugat ng kidneys ang naapektuhan. Actually, lahat ng ugat natin. Kaya pansinin ninyo ang mga diabetic, hindi lang kidney ang nagkakaroon ng problem. So napapansin natin, unang nararamdaman nila, parang namamanhid yung mga kamay, paa, na may parang mga tumutusok-tusok. Kasi yung mga blood supply nila sa mga dulong, kamay, sa paa, kumikipot na rin. So yun yung nararamdaman nila na yun nga, nagkakaroon ng diabetic neuropathy. Kasi yung blood supply sa mga kamay, paa, hindi maganda. The same time, di ba, ang pagka-diabetic ka, nagkakaroon ka ng problem sa mata. Kasi yung mata natin, may mga ugat din yan. So, pinakikipot din niya yung mga ugat sa mata. Plus, ang ugat sa puso. So, nagkakaroon tayo ng heart problem pagka may diabetes. Nagkakaroon tayo ng mga, pwedeng maging komplikasyon din, stroke. Kasi syempre, ang mga ugat natin sa utak, kumikipot din. So, yun din, same as sa kidneys. Yun yung nagkakasira sa kidneys natin. So, in the long run, na matagal na yung diabetes mo, o kaya sobrang taas ng sugar mo, uncontrolled ng sugar mo, yun ang nagiging effect sa mga ugat natin. Kumikipot, pinaliliit niya yung mga ugat. So, ang blood supply, hindi maganda. Eventually, syempre, parang ano yan eh, pinaka-nutrition ng kidneys eh, blood supply niya eh. So, di ba tayo, pag hindi magandang nutrition natin, di ba, nanghihina rin naman tayo. Ganun din, as same lang sa kidneys. Kung hindi maganda ang blood supply, sa katagalan, manghihina siya. Hanggang sa tuloy-tuloy na siyang manghihina. Kaya yun yung importansya ng pag-control ng sugar sa mga may diabetes. Idagdag natin, doktora, yung pati yung salaan ng kidney, di ba? Remember na kwento po ni Doktora Cherry kanina na ang way natin para ma-screen kung may diabetic kidney disease ay chine-check yung protina sa ihi. Di ba sabi mo, Doktora, every year dapat i-test yung protina sa ihi, i-test yung creatinine. Kasi, kumbaga yung kidney, di ba, isa siyang maliit na salaan pero very effective na salaan siya. So yung mga lason, dapat na ilalabas niya yung mga importanteng substances ng katawan, ibinabalik niya. Protina po is one of the substances na dapat hindi lumalabas sa kidney. Pero sabi nga ni doktora, dahil yung maliliit na ugat ng kidney ay nadadamage ng diabetes na hindi controlled, ng hypertension na hindi controlled. So yung salaan nasisira, kaya yung protina tumatapon, kaya nagmamanas. Pag nagpa-examine ng ihi, may protina na sa ihi, may bula na yung ihi. So, pag nasira na po yung salaan, yan na po yung panggagalingan ng kidney failure. Tataas na nga po yung creatinine, sabi ni doktora, and then magkakaroon na po ng CKD5 at papunta na po sa, ang tawag namin po doon, end-stage kidney disease, at ito po yung mga pasyente na nadadialysis. So, babalikan lagi natin na importante na lahat ng paraan para hindi masira ang salaan ng kidney ay dapat gawin natin para po ma-prevent yung pagkakaroon ng diabetic kidney disease. Kasi, Dr. Dayan, nakita ko may isang question doon sa FB Live. Siguro sundan na natin, total yun ang discussion. Sabi niya, hereditary daw po ba ang kidney disease? Kasi nga naman,
Ibig bang sabihin nun, pag may diabetes ka, lahat ng taong may diabetes, magkaka-kidney disease? So, ang sagot doon ay hindi, di ba, doktora? Kasi meron tayong tinatawag na predisposition or tinatawag na risk factors for kidney disease. Meaning, hindi ko mo diabetic tayong, 1,000 tayong diabetic, lahat tayo magda-dialysis in the future. Kasi nga, meron kang genetic predisposition. Di ba sinasabi natin ko ang kapatid mo, nanay mo, or tatay mo nag-dialysis, mas malamang ang magiging komplikasyon mo ng diabetes ay kidney rin. Pero syempre, ayaw natin mangyari yon. Kaya, ipiprevent natin hanggat kaya natin. Pero, syempre, mas mataas ang chance mo magkaroon ng diabetic kidney disease kung may isa kang kamag-anak na nag-dialysis na because of diabetes. Pero hindi naman parang 100% na lahat kayo ay magda-dialysis. Pero nakakakita tayo, doktora, di ba, ng mga families na lima sila, magkakapatid, oo, kapatid, nanay, tatay, na magkakasama sa dialysis. Which is so, true talaga, doktora. May mga ganyan na makikita mo magkakamag-anak talaga. So, yan din ang importansya na pagka meron kang family history, medyo watch out ka na sa kinakain mo. Yes. Iwasan mo na yung kailangang iwasan. Kasi like yun, alam mo nang diabetic ka pero hindi ka pa rin umiwas or hindi ka pa rin nagbawas sa pagkain na kailangang iwasan. So, ganun. Mm-hmm. Eventually, siguro kung hindi ka talaga nag-ingat, eh may chance na matulad ka sa nangyari. Kaya kailangan talaga prevention. Tama? So, napag-usapan na rin naman natin ang end-stage renal failure. So, bukod sa mga nanonood natin sa FB, may mga media partners din tayo. So, ituloy ko lang yung tanong ni Ma'am Angela from Healthwell Magazine. So, may chances po, may mga risk daw ba, since sa papanahon itong usapan na ito, may mga risk ba kapag nag-skip ng dialysis treatment ang mga pasyente? Siyempre, meron. Importante ang dialysis. So, bakit nga ba nagda-dialysis ang isang tao? So, kaya ka nagda-dialysis dahil ang kidneys mo is pumalya na. So, hindi niya na kayang suportahan yung katawan mo para tanggalin lahat ng toxin na dapat tanggalin niya. So, ang dialysis is isang artificial kidney. So, tinatanggal niya yung mga toxins na hindi na natatanggal ng kidney. Tinatanggal niya yung extra water sa katawan mo na hindi na natatanggal ng kidneys. So, kung hindi ka magda-dialysis, ang tendency ng mga toxins natin sa katawan, tataas. So, nagkakaroon tayo ng, syempre, toxin yan eh. So, pag na-accumulate ang toxin sa katawan, so, yan, ayan ang makakasama sa atin. So, kaya, importante, ma-maintain ang dialysis. Ang isa pa, doktora, dagdag ko lang. Di ba, alam natin na pag meron kang, kasi pag, sabi nga ni doktora kanina, lahat ng ugat ng diabetic makipot, including yung puso, including yung mga ugat sa paa, mata. So, pag meron ka ng kidney failure, nagda-dialysis ka na, or end-stage kidney disease ka na, ibig sabihin lahat ng ugat mo kumipot na. Karamihan po sa mga pasyente nating on dialysis, pati ang puso nila may problema na din, 'di ba? Ang pagkakaroon ng kidney disease, yung CKD, ay parang sinasabi na meron ka na ring sakit sa puso eh, dahil lalo na kung diabetic ka, tas may CKD ka pa, yung chance mo na may problema ang puso mo ay napakataas. So, kung hindi ka magda-dialysis, nag-skip ka ng dialysis, pwede kang magkaroon ng heart attack, pwede kang mag-heart failure, pwede kang mag-stroke kasi lahat ng ugat na sinusuplayan ng dugo ay babara, kikipot. Tapos sabi nga ni doktora, tataas pa yung mga toxin sa katawan mo. And all of those can harm the heart. Pwedeng mag-contribute sa stroke. Pwede kang mag-heart failure. And eventually, yung iba na namamatay nga po, not necessarily because nag-skip lang sila ng isang dialysis, but because ang dami na kasing ibang organs na pwedeng pumapalya dahil doon sa chronic na disease nila. And kasi multi-organ na po ang may problema pagka ikaw ay diabetic na nagda-dialysis. Hindi lang po kidney ang nagkaroon ng failure niyan eh. Kundi lahat na rin po ng ibang organs ninyo ay meron na rin pong problema. So, sabi nga ni doktora, kahit sabihin pang medyo mahirap, lalo na nag-pandemic, di ba doktora? Ang hirap pumunta sa dialysis center ng ating mga pasyente. Pero kung kakayanin, wag po ninyong imi-miss ang mga dialysis sessions po ninyo.
Salamat po sa ating mga speaker. Actually, marami pa pong mga katanungan pumapasok sa ating chat box. Kaso, mukhang kukulangin na tayo sa oras. Doktora Dayan. Yes, nagutin natin siguro kasi kanina papaulit-ulit yung tungkol sa mga gamot nila pag meron na silang CKD. Kasi ang ganda nung discussion ni Doktora tungkol sa hypoglycemia. Kwento lang natin ng mabilisan. Sabi ni Doktora kanina, di ba, yung mga gamot pag ininom mo, lahat yan sa kidney naman tumatapon eventually. Eh pag nga naman mataas ang creatinine mo, kidney failure, yung effect ng gamot nagiging matagal. Ang isa pang reason, Doktora, di ba, yung kidney kasi meron din siyang function. Gumagawa siya ng sarili niyang sugar. So pag ang kidney nag-fail na, yung paggawa ng sugar ng kidney, hindi niya na nagagawa. Kaya prone sila sa hypoglycemia. Ang dami nagtatanong eh. May nagtatanong, mag-i-insulin pa ba ako? Iinom pa ba ako ng tableta ko dahil meron na akong CKD at saka ako nagda-dialysis? So ang sagot po dyan, kaya po nagkaroon ng guideline na iba't iba po tayo ng target for control. Ibig sabihin, kung ikaw 30 years old na diabetic, wala ka pang sakit sa kidney, mababa ang sugar control na gusto natin sa iyo. Kasi yun ang magpiprevent ng komplikasyon ng diabetes. Meaning, ang hemoglobin A1C mo, which is the average blood sugar for 3 months, kung bata kang diabetic, walang komplikasyon pa, dapat below 6%, ganun kababa. Pero pag ikaw medyo may edad na, na marami ng komplikasyon, may sakit ka na sa puso, medyo nag-heart attack ka na in the past, or may kidney problem ka na, not necessarily nagda-dialysis, pero may kidney problem ka na. Ang hemoglobin A1C, sabi nga ni doktora, mga 7% na lang ang target. Ayaw na natin ng sobrang baba. Bakit? Kasi sila nga po yung mga at risk for hypoglycemia. Meaning, sobrang baba naman ang sugar nila to the point na wala nang ang requirement na gamot for diabetes, tinatanggal na yung insulin, hindi na pinapainom ng tableta for diabetes. So, importante po for these kinds of patients na nakokontrol ang kanilang, na namomonitor ang kanilang blood sugar at home. Kasi yun ang way natin to know kung tama ba yung target natin, kung kakailanganin ba nila ng konting gamot or totally ba pwede nang walang gamot for diabetes. Kasi nakakatakot din po yung hypoglycemia, doktora, di ba? Dumadating sila sa hospital, minsan akala mo stroke, kasi parang comatose yung pala. Mas nakakatakot yung hypoglycemia yes. Kasi talagang pwede kang ma-block mamatay. Out dyan, pwede kang bumagsak dyan. Tapos pwede kang ma-heart attack. O pwede kang ma-heart attack pag biglang bumagsak sugar mo kasi nakakaroon daw po ng mga abnormal heartbeat. Tapos pati daw po yung puso nahihirapan sa sobrang baba ng sugar. So ayaw po natin ng sobrang baba. Pero pag bagong diabetic ka, ayaw natin ang mataas. Kasi ang mataas, magbibigay ng komplikasyon. Pag sobrang baba naman, may mga komplikasyon din. So, bottom line, kumonsulta lagi sa doktor, mag-monitor ng sugar. Napaka-importante po na, lalo na kung marami na kayong ibang komplikasyon. At kumonsulta sa doktor, sumunod sa payo ng inyong doktor. Huwag po tayong magsa-self-medicate. Huwag po tayong masyadong nag-Dr. Google. Kasi si Dr. Google, hindi naman ninyo nakakausap yon. Ang dapat po, yung doktor nyo ang kukonsultahin ninyo. Isang comment, babasahin ko lang. Napakagandang usapan. Malinaw daw at tumbok ang mga sagot. Salamat daw, doktora. So I think may panahon pa ba tayo para sa isa pang question? Pwede pa po ba, ma'am? Sige. Yes, okay. Ito siguro, basahin natin sa Q&A portion natin. Yung low carb or keto diet improves blood sugar daw. However, very high in protein. Is this recommended para maiwasan daw ang pag-progress ng diabetes or to better control the diabetes? However, yung kidneys naman ang affected because of the high protein diet. Ano po ang mga saloobin ninyo dito sa low carb or keto diet na ito? Actually, nasabi na natin kanina yan, di ba? So, hindi tayo pwede mag-concentrate sa group ng food na to. Ito, wala. Then, yung isa, masyadong marami. So, kailangan talaga, may available, same, lahat ng klase ng food nandyan pa rin. Pero, babawasan lang natin. Hindi sobrang wala kang carbs, pero puro naman protein ang kinain mo, masama rin 'yon. So hindi dapat tayo hindi natin dapat tinatanggal yung isang food group
So dapat nandiyan pa rin talaga. Present lahat, go, glow, grow, nandiyan dapat siya. Pero yung amount lang ng food na yon ang binabawasan natin. So dapat balanced diet pa rin, yes, doktora. Kasi nga, lahat yan, pag minetabolize ng katawan mo, magiging sugar din yan, magiging protein din yan. Dapat i-balance lang. So hindi po namin naman sinasabing, kasi yung iba, bago pa naman kumonsulta sa doktor, nag-keto diet na ng isang taon. Pero lagi niyo pong i-check yung inyong mga parameters muna bago kayo mag-subscribe to any diet. No? I-check muna, mag-blood chem muna po kayo. And then minsan, on your own, nalalaman nyo kung effective or not. Bakit? Pag after 6 months, check mo ulit yung blood chem mo. Ay, bakit nung bago ako nag-keto diet, ganda naman ng cholesterol ko. Bakit nung nag-keto diet ako, ang taas na. Yan. So, trial and error. Pero huwag nyo tatagalan yung trial. Kasi baka yung error, maging irreversible na. Maging permanent na. Correct. So, gusto po natin kumonsulta kayo sa doktor bago kayo mag-try. Pero mas maganda nga po talagang i-balance natin lahat. Ang dami pang questions, Doktora Diane. Mukhang may part 2 tayo nito. Oo nga, ma'am. So, mm-hmm. Marami pang, unfortunately, limitado ang ating oras. So, sa mga nanonood po, abangan lang po ninyo. So, layunin po ng Philippine Society of Nephrology na kayo ay matulungan. At yung mga susunod na topics po natin, so, buwan-buwan, plano po namin mag-setup ng ganito, no? So, sa po, Diane, banggitin natin, total pin-remote mo na rin lang. Yung pwede po nilang i-visit yung PSN website. Kasi like sina Dr. Glenn Butuyan, may maganda pong corner doon on Patient's Corner. Meron pong mga informatics and infographics about things that our lay people would want to know. Pangalawa, meron din po tayong Kinreate, ni-launch natin last June 20. Yung pong ating Kidney Corner, yung po itong Facebook page natin na para sa kanila. So ito pong ginawa natin ngayon, meron po tayong ilalagay na infographics, informatics po na pang lay. Ginagawa po ni na Dr. Carlo Trinidad. Every month po meron tayong ipopost. So tingnan niyo po ang website ng PSN. Marami po kayong matututuhan para po malaman niyo din how you can access the FB page of the PSN. We call it Kidney Corner. Ito pong pinag-uusapan natin ay meron din po kayong mababasa doon. And meron din po kaming YouTube channel, di ba Dayan, ang PSN. So marami po kayong matututuhan from us. So lagi niyo po kaming susubaybayan. And then yung health forum natin gagawing monthly. So every last Wednesday of the month. So aabangan niyo na po yung aming link. Every last Wednesday of the month, 10 to 11. Para po sa mga mas makabuluhang talakayan. So ang daming comments. Maraming salamat for watching us. Ang ganda raw ni Doktora Diane, sabi dito. So kung nabitin po kayo, no, so abangan ninyo every Wednesday, last Wednesday ng month. Pumunta rin po kayo sa ating Facebook page para doon po kayo makakuha ng tamang impormasyon kung paano natin aalagaan ang inyong kidney, ang inyong mga bato. Okay, so salamat Dr. Agnes, Dr. Cherry, sa inyong makabuluhan at informative na discussion sa kasapagsagot sa mga katanungan ng ating mga mananood. So sa puntong ito, gusto ko pong tawagin si Dr. Aljun Malambot, ang ating chairman ng Committee on Advocacy, para sa ating closing remarks. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Diane. Ako po si Dr. Aljun, no, ang co-chair ng Committee on Advocacy ng Philippine Society of Nephrology. Congratulations po sa lahat, especially sa ating mga panelists, Dr. Agnes, Dr. Cherry, at kay Dr. Diane and Dr. Jam para sa pag-organize ng health forum na ito. Napaka-informative at madaling maintindihan. Ang diabetic kidney disease talaga ay isa sa pinakamahalagang dahilan ng pagkasira ng ating bato, at mahalaga na maunawaan natin kung paano maiiwasan ito. Sana po ay mayroon tayong natutunan sa umagang ito, and I hope to see everyone again sa mga susunod nating health forum in the near future. Ito pa lang ang umpisa. Marami pa tayong mapag-uusapan. Actually, sabi na ni Dr. Agnes kanina, no, kung kayo ay may mga suggestions din na pwede nating ma-discuss, ilagay po yun sa aming page, i-suggest nyo sa chat box para ipapamahagi namin ang aming munting kaalaman sa inyong lahat, no? So again, maraming salamat po, and again, congratulations.
Okay. So, sa muli po, salamat po sa mga nanood sa atin at sumubaybay ng isang oras. So, kami po dito sa Philippine Society of Nephrology, layunin namin na maghatid po ng tama, napapanahon at ligtas po na kaalaman para sa mga Pilipino po para mapanatili natin ang kalusugan ng inyong mga bato. So, salamat po sa panonood at makita-kita po tayo next Wednesday po ulit. Third Wednesday pala. Last Wednesday. sorry. Thank you everyone. Jen, let's have a picture ng lahat ng panelists. Wag mo na kayo umalis, mag-picture tayo. Committed to our noble call, in dedicated service to God and mankind, we've consecrated our minds. Oh, Philippine Society of Nephrology, entreat us to be in unity. Enlighten and equip us in fulfilling our mission and vision, direction from the Lord. We are all Filipino nephrologists, committed to our noble call, in dedicated service to God and mankind. We've consecrated our hearts. We reach out to our patients with respect for human life. With dignity and integrity, with love and compassion, for there God is whole. Nagkagulo na. Rael, picturean mo na lang kami kasi di pa kami nag-picture. Asa si Doc Aljun? Andiyan pa. Hello? Wala pa tayong photo of. Sino magpipicture? Nandito po ako. Ayan. Sino magpipicture, El? El or Jen? Thank you ha. Ang ganda. Actually, ang daming picture. Sino magpipicture? Ako po, Doktora. Jen po. Okay. Po. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3, smile. Okay na. O, pa-post yan ha kasi una nating ano. Thank you, ang galing. Actually, Doktora Cherry, dami-dami pang tanong. Hindi na lang natin kayang sagutin. So, pwede naman kasi diba sa Doc Jam sa November, diabetes ulit eh. Di, opo, Doktora. Isang round ulit ng diabetic kidney disease. Nag-enjoy sila. Very informative daw. Ganda, no? Kaya lang